gano'n naman ako. Sa pagkakataong ito ay isi-share ko sa inyo ang nabili ko sa Pai Pai Changgi kanina. Panoorin po natin yung video ko na kuha kanina sa Pai Pai Changgi. Ang gamit ko dyan ay yung lumang pa-expire na my phone unit ko, pero paborito ko pa rin bitbitin. Unlike na! Hello! Kamusta naman kayo? Nandito na naman ako. Sa pagkakataong ito ay nasa my palengke o Changgi na po ng Pai Pai. Kaya lang ay lowbat na ang aking cellphone, kaya malamang hindi na ako magkaano makakapag-video sa cellphone. Titignan ko kung hanggang kailan ang itatagal ng battery ng aking cellphone. Ano man, papakita ko ang mga mabibili ko mamaya sa bahay. Hanggang 200 lang ang gagastusin ko dito. Kasi wala ito sa plano. Ate, magkano po dito? 100 po. Di ba pwedeng 60 na lang? Parang maganda to. Ate, asa na kayo nagtitingin? Diba? 3 for 100, 130, 60. Pero baka pwede pang maka-discount. Eto. Wala na ba talagang discount? Di ba pwedeng 40 na lang? Matangin na. But, ano na nga, mura. Pero malay natin, di ba? Maka-discount lang yung 5 pesos. Galing. Tingin ako ng pangbatangos na ito, yung mga option, tapos may mga baking soup sila. Magkano yung ganun? Pero malamang hindi kasa sa akin, ambisyosa. Hindi yan po yung baking soup na itin. Magkano yan? Ay, 300. Wala bang ano yan, bawas? Ito pwedeng 250 na lang. Pero mas pwede. 250 na lang. Mapapasubo pa akong dun. Hindi, actually meron na akong yan. Diba? Makaya. Din kaya mas maganda. Ayaw akong patawaran eh. Simple lang naman siya. Oh. Naku, may sinulid pang naka. Naka. Ayan. Ganyan talaga pag patakbuhin. Ano ba yung patakbuhin? Yung pang-barking na tahe. Minsan hindi naiiwasan may nakalitaw na sinulid. Hindi na nakat. So, ayan. Tatry ko. Sa gitna. So, ito po ang aking nabili na cardigan na worth 60 pesos. Parang bitin yata. Ay, magsalig mo eh. Pero stretchable naman siya.
Ayan. Wala na kasi, ito na yung pinakamalaking size. At ewan ko kung para sa akin to o sa mga anak ko. Kasi pag nagustuhan nila, malamang ibibigay ko na lang sa kanila. Or maghihiraman. Minsan kasi ganun eh, sa amin. Ako, may nakalitaw na sinulid. Ayan. Tinanggal ko na. So, 60 pesos. At, ang ikalawa ay ito. Ayan. Saglit lang, isusot ko. So, ito po. Ito po. Ang aking isang napamili. At binili ko ito ng 90 pesos. Ayoko kong bigyan ng tawad eh. Ano na daw yun? Sagad na. Sa bagay, maganda ang tahi. Ano siya eh? Pulido ang pagkakatahi. Wala kang makikitang mga naliligaw na sinulid. Worth it na yung 90 pesos dito. Tsaka maganda yung tela niya. Ang sabi nung nagtitinda, sa kanya daw ang ano, hanguan ng mga iba pang nagtitinda doon sa Tiangge. Kaya malamang, mura na talaga to. At kung kukuha ng maramihan, siguro ano, at least 6, ibibigay nila ito ng 80 ang isa. Pero syempre, sa ibang mga nagtitinda, mas mahal na to. Nasa 120, 150, 180. Kung sa mall, mas mahal. So, depende kung saan bibilhin. Kasi ito, walang ano eh. Walang brand. So, ayan. Kapag ito binili ng mga retailers, tapos nilagyan ng brand name ng Itikita, nagbabago na ang price niyan. Tapos, ibinisplay sa the aircon na shop. Ayan, mahal na talaga yan. At, nakakatuwa dito. Ito. O, pwede rin siyang ganyan. Lalo na kapag sa pag sa office, o panggala, ang cute. Tuwang-tuwa talaga ako dito. Nagustuhan ko to. Ayan, 90 pesos. Isang tip nga po pala sa mga nagpaplanong mamili sa Taytay. Kung ito ay pangbenta ninyo, ayan, maramihan nga ang pagkuha sa bawat design. Minsan ano naman eh, kahit iba-ibang kulay, basta same na ano design, kinoconsider na nila yon. At mas maganda, siguro kung may makokontak kayo or pupunta kayo sa ano, sa mga, sa mismong ano, patahian nila. Kasi doon sa Taytay, marami tayong mga kababayan doon na nananaki. Minsan sumama ako sa friend ko na namili ng paninda niya. Sa bahay kami namili. So, doon talaga yung hanguan. Siyempre, pag yun inilabas, dinala sa tindahan nila, malamang mas mahal na yun. Kasi, alam nyo na, may tax o may renta doon sa ano, sa pwesto. Tapos yung magbabantay pa. Samantalang sa bahay, ikaw na mamimili ang maglalabas nun. So, ikaw nang mag-transport nun. Kaya wala na silang problema. So, malamang, bibigay nila sa pinaka murang presyo na pwede. Ay, ganda. So, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa video kong ito. Sana po ay mag-subscribe na kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. At paki-click na rin po ang notification bell for my future uploads. Shoutout po pala kay Mrs. Rosel Urbano, ang mama na Edsel na dating estudyante ko na ngayon ay mas loyal pa sa panunood ng mga videos ko kaysa sa kanya. Ayan, maraming salamat po, Mommy Rosel. Once again, this is Joy of IOMI TV saying bye-bye.